Ayan na po ang ating finished product na ating chicken steak. Ayan. So po, good morning. Good morning mga OFW. So, kamusta na po kayo? At saka hindi pala mga OFW. So, ang tagal-tagal po din nakapag-vlog. Busy. Tapos si Martin busy. Eh ngayon, nagkaroon ng konting chance. So, gusto ko lang po sana i-share sa inyo yung wala pa kasi ako na i-share sa inyo na chicken steak. So, ang ginagawa ko po, yung legs, tinanggal ko siya sa buto, eto, itong-close ako sa inyo. Ngayon, mabilisan lang po ito, hindi na yung kailangan pagtagalin pa, at napakasarap. Simple, konti lang ang mga ingredients, pero mapapasarap po natin na sobrang sama. So, ito po yung close up po sa inyo, para makita niyo na ang paggawa ng chicken steak, napakasimple lang. Kakaunti lang naman ang aking masasarap, pero napakabango, napakasarap. Isang kilo po yan, nang tanggalin ko po yung mga sabuto niya, naging siguro more than half kilo. So, may dumapo pang mga kung ano-ano. So, eto po siya, lagyan natin ng butter, tapos white onion, yung calamansi o lemon, tapos soy sauce, tapos itong, ito, paminta, lalagyan natin. So, yan na po. Napaka-simple lang. At saka, hindi na po natin kailangang marinate ng matagal. Indirect, madaling ilutuin. Kung nagmamadali kayo, napakadali lang po. So, ang gagawin po natin, so, tansya-tansya lang po kasi ito, less than ano na ito, mga nasa 3 quarts na lang siguro ito, more than half kilo. So, ilalagyan natin siya ng 2 tablespoon po muna. Yan, 1 muna. So, chichikin ko lang siya. Kakaminta na po ah. Kailangan po ito mga 4 tablespoon. Ayan. Ayan. Simple-simple lang po yan. So, ito po yung calamansi. Ang nilagay ko dito, mga 5 po na medium size. Ayan siya. So, yung paminta po, optional sa inyo kung gusto nyo may paminta o wala lang sa inyo po yan. Pero mabango po kasi pag may paminta, ang ating chicken steak. Iba po ang ginagawa breast, kaya ng dry para sa akin. Pero sa kanila, masarap yun. Wala po tayong ano, dapat ano, pagpulian po. Nasa inyo po yun kung ano po yung gusto nyo. So, ito na po siya. Yeah. Ako pa tinatansya ko lang siya kasi pagka konti-konti ganito, yung kulay ng soy sauce o itong toyo, tinatansya ko lang yan. Ayan. So, nagpainit na po ako ng frying pan para makaready na siya. Ngayon, pipritunin ko muna po itong ating white onion ng bagya. Magpupunto lang po ako ng konting oil. Kasi butter ang ilalagay natin mami. Para mag-try ng konti. Si Diaz. Diba malasabi lang natin? Ayan, mainit na siya. Kita po ba? Ayan. Pagadaanin lang natin siya sa init. Kasi masarap po sa chicken steak o beef steak or pork steak, yung onion niya, hindi siya luto-luto. Kaya ang bango. So, ito po, naano na siya, ang bango-bango na, nakaka na yung aroma niya. So, painitin po natin na mainit ang init si Kawali. Ayan. Ayan po. Ang salted po ito. Ito, salted. Kasi maalat na po si toyo. Sako-sako lang para sa akin. So, ito po yung sinasabi ko natin. Mabilisan lang. Yun na natin kailangan i-marinate ng matagal. Pwede rin po yun kung nagmamadali kayo. Ito po yung pinaka-gabit pa na sa akin.
So, ayan. Maglagay na po tayo sa salsa. Madali po itong maluto kasi ito yung drumstick na leg. O kaya kung may tayo kayo, tayo. Ayan, ang bago. Sabay-sabayin ko na po siya. Kung di ko itatapo yung pinag-marinate tayo, at siya nang gagawin natin mamaya na pinaka-little-little sauce niya. Kailangan ko mainit na mainit. Ito kulak sa init eh. Gusto ko yung mainit na mainit para nag-brown siya agad. So, ito po. Nagtubig na siya kasi yung inugasan ko mabuti pa eh. Hindi ko na i-dry towel yung ating legs. So, lagay po natin pagkaganyan ng tutubing, dumami sa sabaw niya. Kunin na natin para ma-fry kasi luto na po siya. 15 minutes na siya ng pag-boil-boil pa ganyan. Yan, dumami yung sabaw niya. Pero ititik po natin yung sabaw na yun. Alala po natin. So, ayan na po siya. Ipapay na po natin siya ng ganyan. Ayan. Kung kinakailangan po mag-ponto tayo ng konting oil, gagawin natin pero piling po. Depende po kasi may skin chain. Skin niya, mapapry na yan. Ayan ito yung skin. Ayan, para mag-crown na siya. Ito, ayan po, ayan yung ganyan na pag-brown siya. Ayan, ganyan po, masarap sa steak para sa akin. Para nakukuha natin yung aroma nung pinakalasan niya lalabas. Ganito pagka-brown na ang gusto ko, pakita sa inyo na natin. Pakita lang gusto niya. Ganyan pong pagka-brown ang gusto ko. Fry na fry siya. So, isasalin ko muna siya dito. Ayan. Isiset na natin siya dyan. Ayan. Ayan. Wow. Bang-bang niya. Kilo, naging kalahating kilo, kasi natin ngayon ito. Pinanggal ko po siya sa buto. Yung pinagbutuhan po niya, may laman-laman pa rin siya. Magagamit natin yung sopas. So, ito po siya, yung sauce niya. Ako, nabuti natin. Yun po ang magdadala ng napakasarap na steak. Pork steak, chicken steak, o beef steak, ang ganyan po ginagawa ko. Palalabutin natin ito, saka natin siya itatapin dito. Later po, hintayin natin siya lumabot. So, ito po at medyo malapot-lapot na siya ngayon. Ang gagawin ko na lang para mabilis siya, ma-absorb na niya ito. Dapat tatapin ko siya. So, para ma-absorb niya yung ibang sauce ng matuyo ka agad niya. Uy, yari. Hinagis ko yung ibang sibuyas doon para lalo mabango. Sa sibuyas nga lang po pala ito na malaki. Ayan. Kaya natin siya masipsip ng konti. Lupot-lapot. Pakitap sa inyo kung close up ko. At lalagyan na rin natin ng sing. Pampagana. Ayan.
So, ayan na nga po. Atin na po siyang pinapa lapot ng konti. Gusto ko po yung, depende sa inyo, kung gusto niyo masabaw, pwede na yan. Pero gusto ko po yung talagang parang naghahabol-habol ka sa ano, himud-himurin mo yung sabaw niya. Ayan. So, miya-miya po, hanguin na natin siya. So, ayan, malapot na siya. Ayan. So, hanguin ko na po siya. Ito na. So, ito na po siya. Super yummy. Picture ang upat i-edit kay Mark. Maganda po siya tingnan at kaakit-akit ang lasa niya. So, eto na po yung ating finished product. So, ako na matinig kami ng kumutom na. Ayan na po ang ating finished product na ating chicken steak. Ayan. So, eating portion na po tayo. Tama-tama, lunch time, magto 12 o'clock na. Ayan. So, ito po, kain na po tayo, eating portion na. So, titikman na po natin ang ating chicken steak para sa lunch time natin. Nagpero lang po ako ng cucumber, nagbusan na rin ako ng fruits, kakapain po gabi-gabi. Pinipitripan po kung pa antok, tsaka yung kakao na rin. Just hindi naman pipigil ng pagtaba. So, ito po unang subo para sa inyong mga OFW at mga hindi rin OFW, yung mga karits ko, sana yung pong mga followers ko sa YouTube, pwede po ba i-followers niyo ako sa Wiz. May mga pinopromote ko kasi itong mini garden doon at saka yung ating dog, mga short-short ano lang, video. So, thank you po sa mga magpapalo at hindi rin magpalo. So, eto na po. Eto na. Hindi na ako gagamit ng ano kasi yung aking anak nasa Malaysia ngayon. So, eto. Ang yummy talaga. Ayun. Sisili. Hindi mawawala. Siyempre, ito rin pang pagana. So, eto na. Napakasarap yun ito. Ganitong style po ng steak ang gusto ko yun. Kahit hindi mo ma-marinate na matagal, depende po sa pagluluto. So, unang subo po. So, ano natin yun. Kapag, yun. Baka sobra na lang ang hangin ko. Yun, may konting sauce. Ayun. So, kapag may subo. Para po sa inyo, mga nakaabang, kain na po tayo. Yung sarap. Yung kalamansi po na lagay ko, tsaka yung toyo, yung laban lang siya, tama-tama. Yan eh. Tapos itong ano, sibulyas. Hindi ko yung lagay lahat ng meron doon. Ma-angli rice po talaga kayo, lalo sa mga kids.
gusto, gusto po ng mga kids yung mga ganyan nito. Ang sarap. Ito na naman ako. Yung chicken skin po, wala ba ito atin? Kung hindi ko tinanggal, depende sa inyo, pwede niyong tanggalin. Ako, hindi ko na tinanggal. Bibigay ko sa aking mga alala. Kukuha pa rin natin itong pipino. Hindi naman syadong anghang ko. Ay, magagawa nga pala ako ng mga... Ayan, susunod-sunod po yung mag-self yung ano rin ako, mag-video ulit. Magagawa, magluluto tayo ng mga paghanda, magka-idea ko yung paghanda para sa nalalapit na Christmas, may time pa. Nilabas ko nga isang crispy pata doon. Isa gagawin kong ham, isa gagawin natin crispy pata. Di po ba yun yung mga handa sa Christmas? Pwede kayo mamili ko rin doon. Nagawin ko bukas, nilabas ko na kayo kasi frozen na frozen. Ang sarap na ano. Masarap ko yung balat, paborito ko yan, pero may nararamdaman na ako. Hindi ko siya kakainin, bibigay ko sa akin mga alaga, lalabas ko sa kanin. Lali talaga, magkamila po kaya ako. Kamila ako. Ako naman ang kakain dito. Hindi na ako naglagay ng service ko kasi ako lang nalagot ko. Ako lang kakain lang na aking anak sa Malaysia kahapon. Motis ko sa darating. Ang sarap na kakamay. Makukurot-kurot mo yung gusto mong kurutin. Kaya napakadaanan ko na kasi minsan po nakaready na i-share ko sa inyo. Sobrang pagod ko. Hindi ko na naano kasi siyempre prepare ko yung camera, yung ganito. Ay, niluluto na lang dire-diretso, sabay kain, sabay tulog. Nap time. Eh, pagod na eh. Matanda na yung lola niyo eh. Malapit na mag-retire siya pag niluluto ata. Pagkukuha na lang tayo na assistant. Sarap. Gamit talaga. Yung ganitong style ng pagbibib steak, chicken steak o pork steak, para sa akin po, ang sarap. Yummy-yummy talaga. Lalo yung asiburis na ganyan. Sakto-sakto po yung lemon. Masarap po matuto kayo yung balansin yung lemon. Walang kalamansi. Sa toyo, huwag na kayo maglagay ng asin. Tapos yung mapapry, yun po nagbibigay ng napakasarap na flavor. Hindi ba sa pinakuluan mo lang. Tapos nalagay mo si ano, si sibuyas, yung ganun lang. Kahit pareho-pareho po na ingredients niya. Kung hindi katulad na style ko yung pagluluto ko rito, hindi niyo mapapasarap. Pasensya na po, pero para sa akin lang. Sarap talaga. Sarap. Hindi ko napapakal dito sa inyo pag ubus ko nito. Nahiya ko. Yun. Yan. Paano po? Gusto ko pang pakita sa inyo kaya lang. Nahiya na ako. Basta napakita ko na sa inyo kung gaano, kung paano paggawa ko ng napakasarap na pork steak o chicken steak.
sundan nyo lang po ito. Alam ko, lahat tayo, marunong magluto. So, iba-ibang paraan lang. Kahit pareho na ingredients, iba yung style ng pagluluto nyo, subukan nyo lang po yung style ng pagluluto ko. Dito sa ating chicken steak, talagang mapakasarap naman, napakasarap. Balansi po ang lasa ng lemon, ha? Tsaka toyo lang. Kunti paminta. So, enjoy the food. See you na po sa susunod na pagbablog ko. Pang Christmas naman po yung handa natin. Bye!